Sandali lang po. Good. Ready? 1, 2, 3. Ping, sandali lang ha. I-adjust ang gown niya. Lapitan niya na. Konti pa, sir. Excuse, ma'am. I-adjust po namin ang gown niyo at retouch na rin. Siguruhin niyo makinis sa mukha niya at tuyo. Dagdagan niyo pa ng lip color. I-check ko ang ilaw. Nako, ang ganda-ganda mo talaga. Etong calling card ko. Tawagan mo ko, ha? Salamat po, sir. Libre ka ba ngayong gabi? Mag-dinner tayong dalawa. Pumayag ka na. Hindi, sir. Susunduin ko ang boyfriend ko, eh. Sayang, may boyfriend ka na pala. Taxi! Sorry. Excuse me. Kita. Masaya ka ba na sinundo kita? Mabuti pa maghanap muna tayo ng magandang lugar para mag-dinner. Bakit tahimik ka? Ding, nagmadali akong umuwi dahil sa kasal. Talaga ko? Ang saya-saya ko. Pero, teka lang. Masyado naman yatang biglaan. Halos 7 taon din tayong hindi nagkita. Sa tingin ko, dapat magsama muna tayo ng ilang araw para makapag-adjust tayo sa isa't isa. Grabe! Bumili ka pa talaga ng card para sa akin? Masyado mo kasi na surprise. Patawarin mo ko. Bumaba ka na. Thank you.
ayusin mong sarili mo, ikasal ka man o hindi, meron ka mapagmahal na pamilya, mga kaibigan, at trabahong malaki ang kita. Ano ka ba? Hindi pa ba yun sapat? Pitong taon ko siyang boyfriend. Pero mali ang spelling yun ng surname ko. Dapat ba ako matawa na tama siya sa first name ko? Sabi ng mga ula, mag-aaway ang zodiac signs namin. Kaya ikasal man kami. Magdi-divorce din kami sa uli. Ang masakit sa nangyari, na hindi kami kinasaya. Alam mo, girl, ang pag-invest sa lalaki, para din niyang pag-invest sa stocks. Pag bumagsak yung isa, posible namang tumaas yung isa. Kaya ang dapat natin gawin, mag-ipon tayo ng mga bagong stock. Ment, 30 years old na ako ngayon. Ilang taon na lang, 40 na ako. Ayoko na magsimula na naman! Huwag ka na makipagrelasyon agad. Kapag may nagustuhan ka, ang pwede mo munang gawin, magpa-audition ka. Masarap ang mas bata. Crispy outside, creamy inside. Bakit ba ako nagpakatanga? Ilang taon ako nagpaloko sa kanya? Yaya! Kaya na. Ito lang ang sasabihin ko. Kaibigan niyo ako at hindi isda. Hindi lang naman tinapay ang kaya kong kainin. Ay, alam ko na! Taka, buti pa, magbakasyon muna tayong lahat. Sige, sige, gusto ko yan. Bakasyon? Sana man. Dapat sa malamig na lugar. San kaya? Dapat maganda rin. Sa Amsterdam! Sa Amsterdam! Ang ex-boyfriend ko nang galing sa Amsterdam! Gusto mong mapatuktor? Ayop siya! Walang iya siya! Ano ba yun? Iwala niya ako! Magpunta tayo sa temple! Ang buhay mo ay magkakaroon ng kapayapaan sa lugar na ito. Sa oras na matapos ang meditation program, malalaman mo ang tunay na kaligayahan ay hindi nakasalalay sa boyfriend mo. Kung ang boyfriend mo ay bubuntot-buntot lang sa'yo na parang aso kahit saan kang lupalo pumunta, hindi pa siya. Kung siya lang yung nagdetect sa'yo araw-araw ng I love you, mwa-mwa, chup-chup, hindi pa rin. Dahil pag hiniwalayan ka niya, wala siyang ibang sasabihin kundi, sorry, sorry, mali yun. Ang sakit! Kaloka kayo? Nakita mo na? Hindi ka dapat nagpapaniwala kay Yomi. Ang alam niya lang gawin, magprotesta. Dahil hindi matahimik ang isip mo ngayon, kailangan maghanap ka ng bagong paraan para mag-relax. Dito sa gym, maraming hot guys. Sabihin na tayo mag-shower mamaya tapos kain tayo sa labas. Sino bang type mo sa kanila? Kailangan lang marunong ka kumilatis at kailangan mahanap mong mabuti ang target mo para bongga. Mas sexy ka, mas maganda. Ayan, ganyan nga. Tingnan mo ang sexy lips ko. Ganyan nga, sige pa. Ayoko na, masyadong sexy. Ang halay. Okay, ma'am, tumayo ka lang ng diretso. Itaas mo ang left leg mo at ipuesto mo ng 45 degrees. Ayan, find your balance para hindi ka matumba. Tapos, ilagay mo ang kamay mo sa harap ng dibdib mo. Ganito ba? Ganyan, itaas mo ngayon ang kamay mo. Dahan-dahan lang. I-stretch mo. Ayan, taas pa. Sige pa. Hanggang sa gilid ng tenga. Ang init. Sira yata ang aircon ng gym. Ha? Oo nga. Pwede bang magubad ako? Sandali lang ha. Okay. Oh.
Dahan-dahan lang. Ang init talaga. Pwede rin ba ako maghubad? Hoy! Sige na, ituloy na natin. Okay. Kailangan mo i-stretch na mabuti. Bakit hindi mo kasama ang boyfriend mo? Nag-break na kasi kami. Kung ganun, malungkot ka lagi ngayon. Ano ba? Bakit? Ay! Bakit? Anong ginawa mo sa kanya? Grabe siya! Takot na ako sa kanya! Taino ko takot! Barbecue nga, at isang sticky rice. Okay. Gusto mo ba ng sauce? Oo, ilagay mo na rin. Buti pa siguro, maghintay ka na lang sa loob. Mamaya ako pa may sasalang ang order mo. May mga customer pa kasi. Pasensya na. Dalawang pa barbecue para Apo, sa akin. Sandali na lang po, ma'am. Niluluto ko na po. Kaya ko magbigay ng payo sa lahat ng problema, huwag matakot. Niloko ka ba? Hiniwalayan ka ba? Welcome ka rito. Etong order mo. 80 baht. Yung sticky rice mo, nilibre ko na. Kumain kang mabuti. Para may lakas ka na buhatin yung bag. Sandali lang. Yung barbecue fortune teller, nandito ba? Nandito siya. Hindi akin yan. Parte ng ritual ang mga yan. Ibig sabihin, ikaw yung fortune teller? Naku, ano ka ba? Hindi ako mabubuhay sa pagbabarbecue lang. Kailangan ko kumita ng extra. Sige na, ibigay mo sa akin ang ID mo. Kailangan ko ang ID number mo para mahulaan kita. Magpapahula ka pa ba? Sabihin mo sa akin kung oo o hindi para ituloy ko ang pag-iihaw. Ang oras, parang pera, hindi dapat masayang. Gusto kong hulaan mo muna kung aalis ako rito o hindi. Pag mali ka, aalis ako. Pag tama ang hula mo, dito lang ako.
Aalis ka. Mali. Dahil magpapahula ako. Pero dahil nagkamali ka, aalis na ako. Hmm? Kita mo na? Aalis ka rito. Tama ang hula ko. Hmm? Hmm. Ohohoho! Bakit naman ibang-iba ang itsura mo rito sa binigay mong ID? 3 years ago na kasi yan. 3 years ago lang? Ang laki ng itinanda mo. Ay! Gusto ko na umalis! Ayoko na! Ang ID ko akin na! Teka! Hindi akin tong ID! Makinig ka! Yan ang kainanan tulad mong Leo girl. Fire element. Mainitin ang ulo. Walang pasensya. Ang bilis kumilos at magsalita. Magsisisi naman pagkatapos. Kung bukas yung kabilang tindahan, wala ka na sanang customer ngayon. Siguro nga. Kung buhay pa rin siya, wala akong magiging customer. Okay, gawin mo to. Ilagay mo ang mga kamay mo ng ganito. Ganito? Oo. Ngayon naman, mag-wish ka. Itanong mo ang gusto mong itanong sa isip mo. Kuha ka ng isang stick. Dalawang kamay. Kumagat ka muna. Ay! Hindi pa luto eh! Madali kang mapaniwala! Ganyan ang ugali ng mga taong pinanganak ng Wednesday! Kailangan mong magpakatanga bago ka matuto sa pag-ibig. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, kailangan mong lokohin muna, pagtaksilan, at hiwalayan bago mo makilala ang soulmate mo. Base sa mga wrinkles mo o guhit sa mukha. Joke lang. Base dito sa agat mo, pinagtaksilan ka na ng maraming beses ng mga dati mong boyfriend. Pero meron pa rin good news. Good news. Sa mga darating pa na taon, bago ka maging 33 years old, makikilala mo ang iyong soulmate. Pakakasalan mo siya at magkakaroon ka ng magandang pamilya. Ay, grabe! Kung palalampasin mo siya, makikita mo ang isa mo pang soulmate pagdating mo ng 55. Ay! 33 at 55? Bakit naman magkalayo ang pagitan nilang dalawa? Pwedeng hindi mangyari yun. Kung hindi ka choosy. Tumigil ka na. Aalis na lang ako. Ang bag mo at camera. Nakalimutan ko. Teka. Ang bayad sa hula, 99. O yan, sa'yo na ang sukli. Calling card ko. May soulmate spell sa likod. Kung kailangan mo. Hilaw nga ito. Makinig kayong lahat! Matagal na rin tayong nakikipaglaban sa kanila! Hindi tayo magsasawa! Hindi tayo aatras! Patuloy tayong lalaban hanggang umalis dito ang Happy Water! Lalaban tayo! Oo! Layas! 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 Sir, sabi niyo sir, mga twins sa kanila ang pwedeng makipag-usap sa kanila. Okay sir, isa lang kasi wala tawagin. Okay ba? Layas! 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 Hindi talaga! Hindi nyo pwedeng gawin dito! Kung hahayaan namin kayo, mauwasak ang buhay ng mga tao sa komunidad! Masisira ang kultura ng ilang daang taong nilang iningatan! Translate! If we will allow it, it will destroy both
community life and culture. Ako na? May mga shop dito na ilang generation ang nakatayo. Naisip mo ba kung anong gagawin ng mga may-ari ng negosyo? Have you ever thought... Ako na! Ayaw ng mga taga rito na itayin nyo sa lugar nila ang happy water. Translate! This community... Tama na, bagal! Stop this project! No. No? Ang dami ko sinabi, ayaw mo pa? Matigas ka? Teka, teka. Ako na lang. She said, you're... Wait, stop. I know this word. Don't say it. Teka, sandali. Muli ka! Mr. Matthew! Ano ba? Akin ang kontrata nyo! Hayaan mo na. Nakakaagaw yan ang atensyon. Patingin. Eto. Oh! Oh! Effective ang ginawa niya, Ing! Ngayon pa lang may 30 likes na. Hayaan mo. Freshman pa lang ako. Hinihintay na kita. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin ako, Ing. Kiss, kiss. Kahit hiniwalayin ka na ng boyfriend mo, wala akong pakialam. Sasamahan kita at aaluin sa iyong pag-iisa. Love, love! Tumigil ka na! Akin na yan! Walang feelings magbasa. Hindi ba? Ang baduy? Ahoy! Pero sila yung guys na hindi magugustuhan ng girls. Wala ba yung mas boyfriend material? Huh? Tingnan mo nga. Uy! Sino ba itong si Kwan Kyo? Ang ganda ng pangalan niya! Ay, si Kwan Kyo nga yan. Siya ang top student namin. Ang gwapo-gwapo niya! Ay, sayang nga lang. Sobrang babaero niya. Ay, pero ang mukha niya. Ang amo. Ayan. Agad-agad. Nag-work ang number niya? Ay. Hello? Ito ba ang number ni Kwan Kyo? Pwede ko ba siyang makausap? Oo. Ako si Kwan Kyo. Kumusta? Ako si Ing. Junior mo sa School of Communication. Anong balita sa'yo? Medyo malat ang boses mo, ah. May party ka bang pinuntahan kagabi? Baka masyado ka nag-enjoy at nalasing ka. May hangover ka ba? Baka naman sa sobrang kanasingan, sumuka ka kung saan-saan. Ano mo yung paglilingkod ng isang monk na tulad ko sa inyo? Monk shop. Kaloka. Muntik na ako mapunta sa impyerno. Hanap ng iba. Marami pa namang lalaki, di ba? Naisatap na kita makipag-date sa maraming lalaki. Mag-outfit ka ng bongga. In, piliin mo yung pinakamaganda mong outfit. Ay, wala akong magandang damit. Ang mga damit na to, sa akin ba to o sa'yo? Sa akin po. Sa tingin
maganda kung buksan mo yung isang butones. Isa pa nga. Isa pa? Ayan. Isang butones pa at luwagan mo yung suot mong belt. Ay, Mint! Gusto mo ba ako makipag-date o mag-audition sa isang porn movie? Yonggi? Gusto ko rin kainin ng toppings. Puro may asawa na siguro mga nakilala mong lalaki, no? Tama ka. Alam mo, boring. Pag lagi kang nagtatrabaho lang, tapos kapag umuwi ka, mag-aalaga ka lang ng bata, ng mga anak mo. Ang hirap nun. Hindi ko kaya. Sa tingin ko, hindi ako mag-aasawa. Baka ganyan kang mag-isip. Dahil hindi mo pa nakikita yung babaeng gusto mong pakasalan. Ang totoo, nakita ko na ang mga babaeng gusto ko. Marami sila. Ayoko lang siguro na matali ako sa isa lang. Sino man ang kasama ko, gusto ko malaya rin siya. At pwede kong makasama kahit anong oras. Pero kahit sino ang makasama ko, lahat sila, minahal ko talaga mula ulo hanggang paa. Kasama ang buong team. 5,575 baht. 0.75 baht. Paano kaya yun? Ako na lang sasagot. Ganito na lang. Ang bayad sa kinain natin, paghatian natin, take 2,750 baht tayo. Okay. Okay. Sige. Heto na. Meron nga pala akong gift check. Sandali lang, ha? Okay. Nandito lang yung gift check sa restaurant, eh. Nasaan na? Restaurant. Saan ko nga ba yung nilagay? Hindi. Ah, okay. Ito na nga. Hindi ko na kailangan magbayad. Ito na, miss. 1, 2, 3. Wow! Ang ganda mo. I-post ko na to sa Instagram. Tingnan mo. Ha? Huh? Maganda, di ba? Add mo ang number ko para makapag-usap tayong dalawa sa WhatsApp o kaya naman sa FaceTime para makita natin ang isa't isa. Mas maganda siguro kung dinignan mo ako ngayon. Nakakatawa to. Eto ka. Patingin nga. Okay. Okay, sige lang. Teka! Ting! Ay! Nag-check-in po ba kayo sa Caldero, sir? Hello? Hindi mo ba katandain? Paliw, kailan ka pa naging lesbian? Sana siya, no? Wala kang dapat alalahanin sa akin dahil isa akong aktor. Kailangan kong alagaan ang image ko.
Ting? Kasal ngayon ni Kong, di ba? Bakit hindi ka pumunta sa kasal niya? Ngayon ang kasal niya? Malalim ang damdamin mo. Hindi sapat ang isang style para mawala. Hi, good morning. Good morning din. Jude, mag-aaral kami ng friends ko after na klase namin. Anong oras ka uuwi? Hindi pa ako sigurado. Ang dami kasing subject na pag-aaralan. Alis na ako. Bye-bye. Kapag masyadong gabi na, tawagan mo ako para masundo kita. Opo, sir. Bye. Bye. Bye-bye. Wala bang mas madaling paraan? Huh? Meron. Dadaling kita ron mamayang gabi. Yung spell na binigay ko sa'yo, ginamit mo ba? Anong spell? Yung soulmate spell. Dinadasal ko sa gabi, pero walang epekto hanggang ngayon. Teka, may tatanong ako sa'yo. Kapag nanonood ang mga lalaki ng mga feel-good Korean series, bakit nai-inlove sila sa mga pa-cute, pa-clumsy na mga actress? Pero sa totoong buhay, bakit hindi nila ako nagugustuhan? O mapansin man lang nila na maganda ako? Alam mo, mga babaeng binabanggit mo, ano eh, cute lang sila sa mga palabas. Cute panoorin pag nagtatanga-tangahan, paglalampa-lampahan at pagiging sumpungin nila.
Pero sa totoong buhay, hindi na. Boring na sila at nakakairita. Parang grilled pork o barbecue. Uy! Uy! Magsalita ka. Uy! Hello? Nakaka-40 ka na. Ako na makahanap ng lalaking gwapo, mayaman, mabait, may trabahong maganda, single po, masipag, matyaga dapat at matapat, pasensyoso, hindi taksil, at mahal ako talaga. Sana rin po maganda ang apelido niya. At sana po gwapo siya, yung sobrang gwapo po sana. Salamat po. Isang babaeng mamahalin ako ng tunay. Yun lang? Simple lang. Wow! Number 9 to. Matutupad ang wish mo, pag-ibig ang gusto mo, makukuha mo pag-ibig! Sandali lang, meron pa. Humiling ka ng pera, darating. Yayaman ka, wala ka ng utang, liligaya ka sa habang buhay. Ang swerte ko naman. Wow naman! Patingin nga. Hayaan, basahin mo. Grabe! Pag tumingin kaya tayo sa 9 o'clock natin, suswertehin din tayo sa lang. Subukan kaya natin? Aba, magandang ideya yan, Min. Subukan na natin. Ready na, girls? 1, 2, 3! Rek in my sen pratap jai chin chom. Teka! Si Mr. Tan yun! Yung sikat na photographer na idol mo! Atang ka no? Na si Matthew! And since we're both here, we can start right away. Yes. Siya si Matthew Happy Water! Sa wakas, makakaharap ko rin siya! Kumanda siya! Hindi na siya makakawala pa! Tawagan niyo na agad ang mami at daddy ko! Ay! Excuse me, I have to answer an important call. Sure. Okay? And did you know that you're also in the marketing business? I know, right? Yes? Speaking. Hoy, Matthew! Ah! Are you okay? No! ประทับใจชื่นชมเหมือนดังฝันปองสดใสพาให้ชวนมอง Talaga? Ang ganda. Gusto mo mag-sing? Ano tayo doon? Parang may nabasag, sweetheart. Baka may nabasag lang yung waiter. Talaga? Huwag mo nang pansinin. $20,000? Ano bang klaseng vase to? Luto na ba yung order namin? Sandali lang po. Okay. Ang malas ko talaga. Hindi kasing ganda na naging hula sa akin. Nagbaksyo na nga ako. Nakita ko pa yung ex ko at misis niya.
nakakatawa. Makinig ka. Meron pang isang magandang technique sa paghanap mo ng soulmate. Hindi mo alam yun. Pero sigurado ako na oras na gamitin mo ang technique, lalabas ang tunay mong soulmate. Anong technique? Narinig mo na ba yung jealousy technique? Simple lang yun. Maghanap ka ng isang lalaki na magpapanggap na boyfriend mo. Ayoko ng ganun. Ayokong gumamit ng ibang lalaki. Hindi mo naman gagamitin. Kailangan mo nang humanap ng aarte bilang boyfriend mo. Isang taong nakahandang magpanggap. Talaga? Sino naman ang papayag? Payag ako. Kung magiging boyfriend kita, mas magiging madali ang pag-aarte. Sige na nga, susubukan ko na yung technique mo. Magsimula tayo bukas. Una tayo nagkita sa barbecue shop. Ang first date natin sa pan-fried pork restaurant. Kung ayaw mo ng pork, umorder ka na lang ng iba. Masarap dito ang sauce nila. Talaga? Hindi. Yung sauce mo pa rin ang mas masarap. Huwag kang mag-alala. Dinalan kita. Ay! Gutom na ako kanina pa. Oops! Kain na tayo. Hindi ba pwede? Dapat may kapalit. Ano namang kapalit ang naisip mo? Madali lang. Tatanungin lang kita. Kung tama, kakain ka. Kung mali, hindi. Bakit? Natatakot ka? Magtanong ka na. Ilang taon ako nung una akong nag-ihaw? Mamili ka. 4 or 7 years old. 7 ka? Mali. Ano? 4 years old. Kailan naman ako nagsimulang manghula? 12 ba? O 15? 15. Correct? Ay, tama! Ito na. Kain na. Teka, sandali. Ako na ang magtatanong. Magtanong ka. Sa pagpapanggap mo bilang boyfriend, anong sabi sa'yo ng girlfriend mo? Wala akong girlfriend. Tumigil ka! Sinungaling! Meron kang girlfriend! Paano mo nalaman na may girlfriend ako? May picture siya sa mesa. Mali ka, ate ko yun. Talaga? At saan naman siya nakatira? Kasama si na mama. Oh, sa North? Saan lugar naman? Sa langit. Nagpakamatay siya nung hiwalayan siya ng boyfriend niya. Nagsimula akong maging grilled pork fortune teller nung namatay ang ate ko. Kain pa, uy! Pogi ka pala, June. Talaga? Anong organization ang pinakamalakas? Ano nga? Thorism! Bakit? Andun si Thor eh. 1, 2... Anong prutas ang kadiri? Ano? Raspberry! Limited edition pa yung shoes ko. Baka masira. Ito, gamitin mo sa akin. Wag! Okay lang naman, Ju. Kung maglalakad ka ng nakayapak, baka masugatan ka. Huwag kang mag-alala. Lalaki ako, Ing. Kaya kong maglakad sa ulan. Walang kaso yun. Sila ngayon. Ay! Ang cute dito! Ayun! Ay!
Naku, sale din. 550 lang ang mura. Ano bang meron sa babae at sapatos? Bakit ang hilig nyo dyan? Simple lang, para ibagay sa damit namin. Alam mo ba, pag tumingin ako sa babae, hindi sapatos ang tinitingnan ko. Kundi mukha, boobs at puwet. Bastos kang lalaki ka. Uy! Dapat first sight! Ing, pareho mo bang bibilin yan? Hindi pa ako nakakapili kung alin sa dalawa. Tawa ka mo nga muna. Tulungan mo ako. Parehong dark red ang kulay. Ano ka ba, colorblind? Ito, dark, dark red. Ito naman, light, dark red. Piliin mo yung light, dark red. Para swerte. Para may light ka sa dark. Nalulokos ba ako? Nalulokos ba ako? Pinuso ito ka! Aray, masakit! Baliw ka! Ayan, black and blue na! Dark blue o light blue ba? Sorry, miss. Kukunin ko na kasi. Halika, kukunin ko na. Please! Magkano itong dalawang shoes? Bakit ito nakatingin sa shoes ko? Di ba dapat sa mukha at bumpers ko? Uy! Gusto ko lang masulit mo ang bayad mo. Sige, titigan mo pang mabuti. Ano ko lang? Ang gaganda ng album, di ba? Koleksyon ng magagandang kanta. Ito ang mga masarap pakinggan. Favorite mo yan? Ay! Wow! Ang ganda! Ito ang soundtrack ng paborito kong movie. Ano ka ba? Ilang ba nang nakasale yan? Kahit na. Gustong-gusto ko ang lahat ng kanta dito sa pelikula. Lalo na nung hiniwalayan nyo yung bigang babae. Grabe! Ay! Nung narinig ko yung kanta, gusto ko maging girlfriend ng songwriter. Talaga? Nandyan sa likod ng cover ang pangalan ng songwriter. Teka, dito ka lang, babalik din ako agad. Ang gaganda ng kuha ng photographer. Kung meron akong 100 million, bumili na ako ng isa. Kung may ganung kalaki akong pera, bibilin ko na yung photographer. Gagawin mo yun? Ay! Ang spell! Subukan natin! Pupewas, aniwasa na. Tumigil ka! Ako lang! Pana, Pajabana. Titena. Ewan tan, sa wantang penang usang wan, pangarap ko ay matupad sa... Two. Ay! Jude! Halika! Mahal yan. Dahil sa camera niya. Mali ka. Mahal yan kasi ilang beses akong bumalik sa Cape Town para makunan lang yan ang picture. Tuwing nandun ako, magbabangga ako mula 5 a.m. hanggang gabi. Minsan inuulan ako o puno ng fog. May araw na wala akong nakita ni isang whale.
Nung huling biyahe ko sa Cape Town, sa sobrang tagal kong naghintay, susuko na ako. Nang bigla na lamang, lumundag ang whale shark na yan sa harapan ko ng alas 3 ng hapon. Sa loob ng ilang segundo, nakuna ko siya ng 20 shots. Pero ang shot lang na yan ang malinaw. Pero, paano mo malalaman na siya na ang right one? Excuse me, pwede ka pong ma-interview? Oo naman. Salamat, dito na lang tayo. Teka, sandali lang. Tululaway ka na eh. Hindi naman. Ano ang masasabi mo sa naging response sa exhibit mo? Sa tingin ko, positive naman ang feedback. Nagtatanong ang mga guests ko tungkol sa pictures. Marami na ang naka-reserve. Ano yung picture sa wall ngayon? Yung huling picture sa Sep? Medyo matagal bago ko nakunan yung subject ko. Hi! Ing! Kukunan mo ng pictures ngayon ng isang sikat na photographer. Bilis na, galingan mo ah! Pakilak mo na lang. Okay. Hi, Sai. Good morning. Naka-set up na? Yeah. Jude, pwede ka na ngayong umuwi. Mamaya na. Hihintayin na kita. Girlfriend kita, di ba? Hello, Mr. Tan. Good morning. Hi, Mr. Tata Mwamunich. Dito, sir. Light lang to, sir. Ang cute mo. Tingnan mo nga, Mr. Tata. Baka naman siya na nga. Ay, huwag kang studyante. Eh. Patingin niya. Ay, yung cover. Ito, bagay ito. Sai, ready na ako sa kanya. I-brush mo siya ng powder. Okay, Ing. Sir, powder lang. Okay na siya. Umakyat ka na. Ah, teka, hold it. Dahan-dahan lang ang akyat. Mag-smile ka. Good shot. Lingon ng konti sa kaliwa. Very good. Imposible ang hindi ngumiti kapag ikaw ang kumukuha ng picture. Bakit naman? Palagi ka kasing nakangiti eh. Mula sa paghanap ng angle hanggang sa shooting. Kahit sinong subject mapapangiti. Bakit mo pinili maging photographer? Kumpara kasi sa ibang profession, mas marami ang ngumingiti sa photographer. Nadagdagan pa ngayon kasi ngumiti ka rin sa akin. Teka, nakita na ba tayo dati sa kung saang lugar? Sweet smile nga. Sandali lang ha, madilim eh. Patty, yung reflector nga. Okay, itapat mo rito. Itaas mo. Ay. Ano? Jude, bakit ikaw ang may hawak ng reflector? Patty! Bakit mo naman pinahawak kay Jude ang reflector? Sorry na. Gwara na, te. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Wala yun. Nasaktan ka ba kanina? Hindi naman. Maswerte ako. Miss Ing? Bakit? Naniniwala ako sa first impression. Anong ibig mong sabihin? Yung tinanong mo sa akin sa exhibit last time. Kung paano ko nalaman na yung picture ang right one. Ginamit ko ang first impression ko. Kung ganun naalala mo ko? Bakit naman hindi? May boyfriend ka. Boyfriend? Hindi. Hindi ko siya boyfriend. Friend. Hindi boyfriend.
Friend lang? Tama, friend. Friend. Miss Ing, nakalimutan ko. Ang phone ko at calling card. May dala ka ba na... Meron akong dala. Sandali lang. Lagi akong may dala. Teka, heto na. Congratulations. Thank you very much. I'm sure Thank you. Thank you. You're welcome. It's a funny photographer. May I request the bride and groom to move closer? Ready na kayo? Huwag kang gagalaw, ha? Bibilang ako. One. Eto na. Eto na. Ready? Kunan mo na kami. One, two, three, smile. Okay, tapos na. Maganda naman. Salamat yes, po. Ay, ang cute nun. Hello. Girls, meron kayong pagkain? Hindi pa ako makain. Masyado masakit itong gown. Gutom na ako. Ano ka ba? Mamayang gabi, meron kang international dish. Hot and yummy pa. Tumigil ka. Ladies and gentlemen, dumating na po ang oras. Saksihan niyo po ito. Iniimbitahan ko si Miss Yupadi at Mr. Matthew. Ang ating bride at groom na umakyat sa stage. Isang mahalagang pangyayari ito sa buhay nila. Mula sa araw ito. Ang soulmate ko nakatayo sa kulak. Saan na? Patiin natin ang mga kasal. Pati pala natin. Ay, ang buwako niya. Sama. Gusto ko na rin magpakasal ngayong gabi. Siya yung manghuhula. In-invite ko siya. Ang gwapo naman niya. Hi. Mint, friend ni Ing. Hi, I'm Jude. Miss Ing. Kumusta ka na? Mr. Tan. Hi. Hi. Kadari mo lang ba? Kukunan ko kayo. O, lapit ka sa kanya. Friend mo lang? Oo. Friend. Ready? One, two, three. Kamusta nga pala yung cruise mo sa Alaska, Mr. Tan? Marami ako nakuhanan ng magagandang shots. Talaga? Pwede ko bang makita? Oo naman. Wow! Ang ganda naman ng pic na yan. Ang ganda mo rin dyan. Friend lang ba talaga, ha? Oo. Sobra ka na. Wow! Kanina naman tong bahay. Sa akin yan. Tingnan mo mabuti. May ilog sa harapan, tapos may bundok naman sa bandang likod. Balot ng snow yung tuktok ng bundok. Mula sa malayo, mukhang may kung sinong naglagay sa bundok ng puting cashmere scarf. Mas makapal sana ang snow dyan kung hindi dahil sa global warming, hindi ba? Nabasa ko yun sa balita. Marami ring Eskimo ang nawalan ng lugar para pagtayuan ng iglo. Mahigit 10 polar bears din ang namamatay taon-taon. Totoo yun. Volunteer ako sa isang global warming center para mag-photograph sa mga patay na polar bears. Nakakaawa nga sila. Ang cool mo. Waitress, apat na basang wine dito. Gusto kong mag-toast para kay Mr. Tan. Sir, Miss Ing. Heto. Salamat.
Tatlo lang ang wine glass na pwede. Kanino ba yan? Ininuman na po ng guest kanina. Okay lang yan. Para mabawasan ang dumi sa mundo. Mag-toast na tayo. Cheers! Para sa mga polar bear! Ang sama naman ng lasa nitong wine. Mas masarap siguro ang wine sa Eskimo house mo. Tito! Tito! Single ladies! Ayan na kayo sa harap! Throwing the bouquet na! One! Two! Ready? Anong type mong babae? Maganda. Smart. Matalino. Hindi juicy. Makatwiran. Kapareho ko ng lifestyle. Higit sa lahat. Kung sa unang kita pa lang siya na, siya na nga. Ikaw naman, ano ang type mo? Yung babaeng mahilig sa barbecue. Yun kasi ang business ko. Panaginipan kong nahulog ako sa bangin. Noong nagising ako, sabi ko sa daddy ko, ibili ako ng parachute. Suot ko yun ng ilang gabi. Ano naman ang nangyari? Mas lumala pa. Hindi ako nakatulog. At init kasi ng parachute eh. May tanong ako. Hanggang kailan mo babalak manatili dito sa Thailand? Hanggang mabore ka sa akin. Promise ba yan? Maliban na lang pag pinupunta ako sa North Pole. Ha? Hey, sa North Pole ka pupunta? Sa North Pole talaga? Oo. Nag-apply akong sumama sa Kathleen's Polar Exploration Team para suriin ang pagbabago ng layers ng icebergs at tulungan ng mga Eskimo at Arctic animals. Eskimo? Imagine mo na lang ang mga mangyayari. May pagkakataon ako sumakay sa nuclear-powered submarine. Doon ako titira ng 6 months o 1 year. Sa tingin ko, masaya ang magiging biyahe mo. Pag napili ako, pwede ako magsama ng isang assistant. Sasama ka ba sa akin? Oo naman. Pag-isipan mo na lang muna. Oo. Sige, iisipin ko pa. Sasama ko bilang assistant. Wine mo. Salamat. Cheers. Yung vineyard mo na nasa Provence, ganito rin ba kalaki? Mas maliit yun. Totoo? Ilan ba ang bahay mo sa iba-ibang bansa? Mga 10 na maliliit na bahay lang. Hindi masyadong malalaki at mas simple lang.
may maliit kang bahay? Tanong, mahilig ka ba sa maliliit na affairs? Wala akong interes sa mga maliliit na affairs. Mas gusto ko ng seryoso at pangmatagalan. Mag-impake ka na ng gamit mo. Ano? Para saan? Pupunta tayo sa North Pole. Ang lalaking iniisip mo ngayon ay hindi mo soulmate. May pagkakataon ba akong makuha siya sa anumang paraan? Walang-wala. Pero ang isang babaeng katulad ko, pumapayag sa panandaliang investment lang. Madaling makuha, madali ring ibenta. Hindi ako mabubuntis. Ayon dito, mas mabuting maghanap ka na lang ng ibang lalaki na iisipin. Pili ka pa ng barbecue. Ayoko na, hindi ko na kaya. Isang lalaki lang ang naman ang isipan ko. Ikaw lang at wala nang iba. Hello, grilled pork fortune teller. Sorry, sarado kami ngayon. Jude, hinihintay mo ba ang tawag ni Lady Gaga? Tumigil ka. Baka naman, namimiss mo lang yung babae na kaya mong isarang tindahan para lang masamahan siya. Nagpapanggap kasi ako bilang boyfriend niya. Malamang ikinasal na siya ngayon. Grabe ka! Kaya mong tulungan ng iba pero sarili mo di mo matulungan. Ayoko kasing magsimula. Kasi ayoko makasakit. Ano ka ba? Jude, para sa isang babae, mas masakit ang maghintay sa simula na hindi dumating kahit kailan. Halimbawa si Lady Gaga. Grabe! Walang ibang laman ang isip niya kundi ikaw lang. Ang baho na! Sobra ka! Kakasyampo ko lang ng buhok ko eh! Kainis ka! Ay! Sige na, tapusin mo na ang pagkain mo! Jude! Huwag mo hayaan si Lady Gaga na samantalahin ka! Hoy! Lalaban ka? Ito ang double swords! Lagot ka! Ito ang mula sa spark! May patalsik ng kanin? Smile para sa friendship natin! Smile! Ang sincere niya gamitin. Uhaw na uhaw siya! Ing, ano na? Tungkol sa inyong dalawa ni Mr. Tan. Hanggang saan na ba kayo nakarating? Ano ba? Ang pinakamalayo ay Wahin Beach. Ang batoy! Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang tinutukoy ko ay kung saan na kayo nakarating katulad ng ganun, girl! Wala pa. Friends lang kami. Ano ba? Showbiz ka ba? Mga kaibigan mo kami. Hindi kami reporters, no? At kung magsisinungaling ka, for what, no, friend? Ing, sandali.
tatanungin kita ng diretsyahan. Bukod sa gwapo siya, mayaman pa. Wala ka bang nararamdaman para sa kanya? Ano? Siya nangunguna sa listahan ko ng lalaki? Ay! Ay, sa totoo lang, nakakainggit ka. Magiging may-ari ka ng vineyard pag nagkatuluyan kayo. Makakainom ka ng wine araw-araw. Ang sosyal-sosyal! At ikaw naman, magsasawa ka na sa pagkain ng barbecue araw-araw. Bakit barbecue? Doon sa grilled pork restaurant na lagi mong pinupuntahan. Ang may-ari, yung mismong grilled pork fortune teller. Yung totoo, masarap ba? Yung barbecue niya, masarap talaga. Pero sa akin, yung may-ari, ang mas yummy. Teka, nakapunta ka na sa restaurant niya? Huh? Alam mo ba, Ing? Araw-araw siya nagpupunta roon at nagpapahula. Meron ba naman tao na nagbabago ang kapalaran araw-araw? Mag-toast tayo para sa husband kong American. Para sa may-ari ng grilled pork restaurant. Ing, yung baso mo, girl, itas mo. Para sa North Pole Explorer mo, sana magkatuluyan kayong dalawa. Cheers! Bottoms up dapat, ha? Bakit naman bottoms up? Ganon talaga, asawa ko ng Amerikano. Gutom ako. Kain tayo? Mm. Sige naman, oh. Masyado mong maraming nainom mo? Kanya. Salamat. Matagal ko lang hindi nakakausap si Jude. Kamusta na ba siya ngayon? Medyo matamlay siya. Ganun ba siya talaga? Hindi. Masayahin siya. Ngayon ko lang siya nakitang malungkot. Naku. Marami ba siyang customer na nagpapahula? Konti lang ang nagpapahula. Pero may isang pumupunta araw-araw. Tayo na. Sa bahay na. Sandali lang, G. Ang mga hikaw mo, tanggalin mo muna. Teka, patingin nga. Ako na magtatanggal niyan. Heto na. Arhitahan-tahan. Isa na nga. Heto na. Konti na lang. Alam mo ba? Huwag ka na ulit bibili ng mumurahing hikaw. Nakakasugat ng tenga yan. Ing, alam mo kung sino naaalala ko sa'yo? Sino naman, G? Naaalala ko sa'yo si ate. Mabait din siya katulad mo. Kapag may oras ka, dalawin mo ako minsan. Huwag kang umiyak, G. Baka maghinala si Jude sa'yo. Pumasok ka na. Huwag ka na ulit tatakas, ha? Anong sabi ni Papa, Ma?
Kita mo na! Sabi sa inyo, magugustuhan siya ni Papa. Mama, pakinig ka. Kumpara kay Kong, mas mabait naman siya. Oo, Ma. Sige na, Mama. Tawagan na lang kita ulit mamaya. Hindi na ako galit. Nagalit ka sa akin? Normal lang naman sa magkarelasyon ang magkatampuhan. Pero dahil hindi ka nag-sorry, nagdala ako ng barbecue para humingi ng sorry. Salamat. Dahil dyan, kaya ako pumunta. Naalis na ako, ha? Teka, Jude, sandali lang. Huwag kang umalis. Maupo ka muna. Hintayin mo na lang ako. Tatapusin ko lang ang trabaho ko. Magbasa ka. Paano yung pagkain? Sabay natin kakainin mamaya. Sandali lang, ha? Ang gaganda ng pictures. Sige, kailangan ko nang umalis. Ano? Teka, bakit? Sandali lang, Jude. Hindi pwede. Dito lang kayo, Mrs. Bawat dyan. Tumigil lang kayo. Halos! Sabi ng inupahan kong detective, nagdala rito ng babaeng asawa ko at nagpa-picture sa'yo. Asawa niyo po, ma'am? Kailan sila napunta? Kahapon lang. Kahapon, ma'am? Anong pangalan? Siya si Paul Kapol. Meron siyang gray na buhok. Ah, sige. Sandali lang, ma'am. Pong... Kapol... Pong... Ma'am, ito po ba siya? Siya nga? Ayop ka! Walang iya ka talaga! Ang gusto ko, bigyan mo ako ng mga kopya ng pictures nila. Naku, bawal po, ma'am. Hindi po pwede. Kailangan mo nang ipagpaalam sa customer namin. Pero akong kasawa niya? Kahit na po, hindi ko yun pwedeng gawin yun ang patakaran ng studio namin. Kinakampihan mo ba siya? Kasabot ka mo ng asawa ko sa pag-attack sa akin? Hindi. Hindi po sa ganun, ma'am. Excuse po, ma'am. Kailangan nyo na magpakalma kahit konti. Masyado kayong galit para mag-isip ng tama. Wala naman dito ang asawa nyo kaya walang dahilan para magalit kayo. Pero kung galit pa rin kayo sa kanya, ilabas na sa akin ang galit niya. Okay na po ba ang pakiramdam nyo? Okay na. Okay ka lang? Kumusta ka? Uy! Excuse me. Tanong lang, ano meron kayong ganitong passing ballpen? Ganitong ballpen, miss? Tama, meron kami nito, miss. Napakamahal ng model na ito ng ballpen, kaya isa lang ang in-order ko para subukan kung may bibili. Kaya lang meron ang bumili kahapon, miss. Ano? Pasensya ka na, miss, ha? Ay, okay lang. Salamat. Susunod na lang. Okay. Bakit gusto mo yung ganong ballpen? Sa makalawa, aalis ako papunta sa Greenland. Napili kasi si Mr. Tan na sumari sa Polar Exploration Team sa North Pole. Isasama niya ako bilang assistant niya. Nagpapatulong siya sa akin sa paggawa ng documentary niya. At tumulong din sa mga Eskimo, pati sa mga polar bears. Tulad ng sinabi mo dati. Gano'n naman katagal? Ewan. Pwedeng 6 na buwan. O kaya 1 taon. Hindi ko pa alam. Paano ang studio mo? Si Patty muna ang mamamahala. Ang totoo, kailangan ko ng isang bagong photographer. Dapat ang makuha mong photographer yung maganda. Yung kasing ganda ni Mint, okay na ba? Naku, mas okay pa sa okay. Ang totoo niyan, gusto ko nga siya. Committed siya, malambing, super sexy pa. At hindi siya magastos. Bakit ngayon mo lang sinabi yan? Sana pinakilala ko kayo kaagad. Hindi pa naman huli ang lahat.
Hindi ba pwede ang normal na ballpen doon? Ay, hindi yun susulat. Masyadong malamig. Ang temperature daw, parang nasa minus 30 degrees yata. Hindi pwede ang ordinaryong ballpen mag-yellow ang tinta. Dapat special na ballpen. Para saan ba yung ballpen? Gagamitin ko sa pagsusulat. At kung sakaling makita ko rin sa Santa Claus, makakahigyan ko ng autograph niya. Hello? Oo. Ha? Pwede ako. Siyempre naman. Oo. Oo. Sige, sige, okay. Makita na lang tayo. Jude, tumawag sa akin si Mr. Tan. Ano, kailangan ko na kasing umuwi. May pupuntahan kaming charity event. Sige na, okay lang. Mag-enjoy ka sana sa event. Jude, pauwi ka na rin ba? Ano kasi, kailangan magpalit ako ng damit sa bahay. Naku, buti pa mauna ka na. Mag-iikot na lang muna ako. Okay, sige Jude. Maghiwalay na tayo dito. Kailangan ko pa umuwi sa bahay para makapagpalit ng damit. Okay. See you soon. Bye. Bye. Gusto mo maging girlfriend ng songwriter? Ako siya. Tumihan ba? Tumbilang Lautagang ni Ron CD. Ron CD. Ito ni Garvin Ban P. Ipong kapun bay happy madu Congruction mong rang mong ban pi Di kui bin ran si di Ban pi Di kui bin ran si di Inipon mo ang pictures ng mga customer mo? Oo. Kapag nalulungkot kasi ako, tinitingnan ko ang mga litrato para ipaalala sa sarili ko kung gaano ko kagustong maging isang magaling na photographer. Alam mo ba, pag bumilang ako ng 1, 2, 3 at ngumingiti sila, yun ang pinakamasayang sandali para sa akin. Nag-propose na ba siya sa'yo? Hindi ba? Feeling ko lang. May surprise proposal siya sa'yo kapag nasa North Pole na kayong dalawa. Pag nag-propose siya, ikaw ang una kong sasabihin. Paano pag sabihin ko na akin na lang yun? Yan ba? Yan yung una tayong nagkita. Jude. Kung hindi ako heartbroken, kung hindi namatay yung manghuhula, kung halimbawang ayokong kumain ng barbecue, magkikita kaya tayo? Oo naman. Nakatakda tayong magkita. Sa dami ng pinagsamahan natin, imposibleng hindi. Ing, hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Kasi, kung hindi ka dumating sa akin,
Ako ang pupunta sa'yo. Bakit mo kukunin? May soulmate spell kasi yun sa likod. Mukhang hindi mo na kailangan, kaya susubukan ko sa sarili ko. Para ako naman ang swertihin. Hindi ko alam kung saan ko nilagay. Pag nakita ko, ipapadalo ko kay Patty. Bakit, Ing? Ayaw mo ba ng pagkain? Masyadong mamantika. Saka, ang totoo, mahilig ako sa maaanghang na pagkain. Umorder ka ng iba? Uubusin ko na lang. May kaibigan ako na wedding planner. Tinatanong niya kung ibibenta mo ang studio mo. Gusto niya kasi yung location ng studio mo. Hindi ko binibenta ang studio ko. Gusto ko makasiguro na pagbalik ko rito, meron pa akong trabaho at opisina na babalikan. Ayoko na mag-umpisa ulit. Mahal na mahal ko ang studio ko. Kung may bibenta mo ang studio mo, mas magiging malaya ka. Wala ka nang iintindihin. Malay mo, pag nandun ka na, hindi mo na gusto yung bumalik ng Thailand. Tatanungin ko siya kung magkano ang offer niya. May ibibigay ako sa iyong espesyal na bagay. Isang regalo para sa magiging trip natin. Thank you, ah. Isa yung pen na magagamit mo sa North Pole. Nag-iisa lang yan dito sa Thailand. Para yan sa mahalagang tao sa buhay ko. Hindi ko na kailangan buksan. Lising! Bakit? Susunduin kita ng 7 sa condo mo. Good night, Ing. Surprise! Surprise! Nandito ka rin. Sabihin niyo sa akin, sino sa inyo nagplano ng surprise na to para sa akin? Plano ni Jude ang despedida party na to para sa'yo. Sabi ko hindi ako pwede kasi marami akong ginagawa. Pero sinabihan niya ako na kailangan ko raw pumunta. Siya nga pala, si Yonggi at ang husband niya, meron silang ginawa na video clip. Talaga? Akin na yung phone, Jude. Eto. Hawak niyo talaga ang phone ng isa't isa, ha? Hello, Ing! Sorry, hindi kami nakapunta sa party. Ang wish ko sa'yo para sa pagpunta mo sa North Pole, mag-enjoy ka! Salamat, ah. Okay lang. Julie ka, gawa tayo ng papaya salad. Sandali, Jude. Ako na lang. Kaya ko na. Ito na ang last meal ko dito sa Thailand. Let's party!
Salamat! Kain na ako, ah! Kain na tayo! Galing niya sa mayo, ah! Sige, Paddy! Sa'yo pa! Grabe, mabilis na kain ka na, ah! O, eto! Sige, uwi naman na tayo dito! O, ako na dyan! Masayaw! Ang di sumayaw, pangit! Bakit ka nagbabike sa expressway? Bawal yun! Baka ginaya niya yung mga napanood niya. Hinabol niya yung girlfriend niya sa airport. Ginawa na yun sa maraming pelikula. Alam mo, sa totoong buhay, walang aabot sa airport. Dama yun! Mas mayaman ba yung sinamahan niya? Mas gwapo sa'yo? Niloloko lang niya ang sarili niya. Alam mo, sumuko ka na. Wala kang laban. Ganun talaga kapag nagmahal ka. Minsan masaya ka, minsan malungkot ka. Pero kung siya ang tunay mong soulmate, magkikita pa rin kayong dalawa. Nakuha mo? Okay na. Patatawarin ko muna siya. Isulat mo na lang sa daily report mo. Pakawalan mo na. Yes, sir. Salamat po, sir. Sir, siya nga pala. Paki-thank you sa dalawang pulis na humuli sa akin. Ah, sige. Pakiramdam niya siguro siya si Hugh Grant. Dala mo ang passport mo? Siyempre naman. Mabuti. Good morning. Anong problema, sir? Ikaw ba si Miss Ing, ma'am? Ako nga. May nakiusap sa akin na ibigay ito sa'yo.
nagbigay? Nasa naman siya ngayon? Inaresto namin siya. Nasa police station siya ngayon. Ano ang naging kaso niya? Nahuling nagbabike sa expressway. Sila, may in-love ka sa kanila. Good morning, sir. Pakitanggal na lang ang shades mo. Okay. Pumasok ka na. Thanks. Sandali lang. Anong pangalan ng mga aso mo? Teka. Jim o Jam yata. Hindi ko matandaan eh. Pero pareho nag-uumpisa sa Jay. Ikaw, miss. Thank you, honey. Hindi ka dapat nalulungkot kapag birthday mo. Sabi nila, malas daw yan. Okay na. Ngayon ang oras. Para sa surprise. May surprise kayo sa akin? Ipikit mo ang mata mo, Ing. Pikit na.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Pwede na akong dumilan? Pwede na. Happy birthday, Ing! Siya ang bagong boyfriend ni Mint. Salamat. Mag-wish ka, Ing. Sana matagpuan mong soulmate mo mamaya o sa darating na tatlong araw o isang linggo. Magkano'ng pusit? Parang kondo ang presyo ng pusit. Mas mahal yung nasa itaas, yung nasa ibaba mas mura. Okay? Tang tam ha wo zai, nui tou dai ni ku le wan. Ta ban ni ma zhe gan, xiwit kong long tai. Sagutin mong tatlong tanong ko. Pikit. Bakit hindi ka tumuloy sa North Pole? Kasi, bukod sa sobrang lamig, wala dong barbecue yung tinitinda. Second question. Bakit hindi siya ang pinili mo? Hanap kasi ako ng hanap ng pen. Nalimutan kong pwede pala akong gumamit ng lapis. Pero alam mong sa simula pa lang, na pag hindi mo siya pinili, makikita mo ang isang soulmate mo pag 55 ka na. Alam ko. Kaya mo bang maghintay? Oo naman. Bakit? Kasi, alam kong kasama kitang maghihintay. Ano? Bakit naman kita sasamahan maghintay? Sobra na sa tatlong tinatanong mo. Gusto mong malaman ang future mo? Gusto ko ikaw ang future ko. Kung hindi ako heartbroken, magkikita kaya tayo? Dapat ko siyang i-surprise sa airport? Ay, okay lang ba? Sa ngayon, nag-iisa ako. At pagod na pagod. Tapos na ang trabaho ko. Hello? 7 years tayong dalawa. Wala ba halaga sa'yo ang pinagsamahan natin? Kong! Ikaw ang first boyfriend ko, hindi ba? Paano mo nagawang iwanan ako at magpakasal sa iba? Kung hindi mo ako pakakasalan sana noon, pasinabi mo na! Bakit gusto mo na lang ako iniwanan? Hindi ako basura na tinatapon lang! Wala ba kwentang lalaki? Hayop ka! Grabe ka! Kapalungo ka! Teka, miss, sandali lang. Sa akin?
na kasi itong number na tinatawagan mo. Baka nagpalit na ng number yung dating may-ari. Sorry po, sir. Okay lang naman. Pag tumawag ng lasing, okay lang. Huwag ka lang magdadrive. Mag-iingat ka. Kung hindi ka dumating sa akin, ako ang pupunta sa'yo. อย่าเดินนำหน้าฉันเพราะฉันอาจเดินตามเธอไม่ทันอย่าเดินตามหลังฉันเพราะเราอาจพลัดลงกันไปส่งมือเธอมาให้ฉันเราจะเดินเคียงข้างกันไป